Exactly. So, ang Signal Ultra ay ginulo ang mga statline dahil usually ang 100% pick and band against Blacklist International ay Rafaela at Estes. Buffs. Stolen Hearts. Stolen Hearts. But they power through in the end. Oh, Aqua Boy back in the side lanes. Ooh, hold up. Janus back. I see this though. Gets ko siya. Because Yu Sun Shin out of the jungle, this is safer for Janus. We were talking about this, how Janus takes time. Yeah. How Janus needs to be able to find his place. Mm-hmm. So okay to, bilang Yu Sun Shin, Mountain Shocker able to set up. Looking at the laning wolf, is it what we expected? Besides Aqua Boy na bumalik sa gold lane. Going back dun sa, not as I expected, but I guess kasi kung titignan natin yung heroes, did mention kanina na mage main nga itong si Aqua Boy according to the history. Yeah. So it just makes sense na siya ang kukuha ngayon ng Farsa. Ang Farsa side lane kasi, mga kaibigan, hindi siya isang hero na madaling gamitin ng kahit sinong side laner, kahit sinong gold laner. Yeah. It's not easy. Although kung titignan natin ang daling ilan ng mga skills, but yung management mo ng HP mo, ng iyong mana, yung kit itself, hindi siya plug and play sa kahit sinong hero. Hindi ganun kadali. As easy as it looks like, hindi madali ang side lane mage, lalong-lalo na ang Farsa. Yep, hindi siya pindot-pindot lang. Yeah. Kailangan yung abangan. And even playing an Alice, ibang klaseng laning ito. This is something that Aqua Boy should be ready for. Yeah. Looking at mid lane, ramdam ko ang pressure na binibigay ni Oh My Venus. Kahit na maganda ang damage na binibigay ni Keke Dot on this Eve, kita mo, ramdam nyo, napapareho siya kahit ni Eson bilang Angela. Now, exactly. Bensanity, perfect match, naghahanap ng isa. Oh, misses. Yeah. I love the fact that we see Bensanity sa isang setting tank. Mm-hmm. Or at least yung, alam mo yung nagsiset up na tank. May catch. Merong catch. We miss him sa mga Joyed, Kufra, your Akai even. And eventually, sana magtapat din sila ni Eson na isa sa mga pinakamalupit na initiators din. Oh! Hold up! Ito na! Real world manipulation, kinulang! Pinasabog, point blank ni Wise, first blood. Oh my God, V-Wise. The Matilda Airlines, nakita ninyo? At sabay na naman lumipad ang tandem na to, V-Wise. Janus taken down, Rhea hindi napigilan, hindi na-stun ang dalawa dito sa baba. Edward and Eson looking for one more. Sa ilalim na to, ipapasabugin si Rhea. Venus gets another Bensanity, half health. Tatakbo, tatago dito sa ilalim ng torre. And free turtle for Blacklist. Free turtle, free kills at... Pwede nga sila mag-transition sa pag-push dun sa may bottom lane if they want to. Andami pang plates dun. But instead, may Venus, gusto niyang depensahan yung may mid lane. And I think si Wise will just go back to jungling. Wasted opportunity sa bottom lane, but it's fine. Lamang na lamang naman ang Blacklist International nonetheless. More than 2,000 gold agad-agad. Wolf, here's what I'm thinking. Feeling ko, ang gustong gawin dito ni Ohib, pressure in agad ito si Aqua Boy, which now makes Aqua Boy rotate out of place, which gives Oheb all the more free space. Exactly. And now, even with a lot of wave clear coming out from Signal Ultra, yung tempo na nilalaro ng Blacklist International ay sobrang bilis na hindi nila kakayanin. In fact, si Aqua Boy makakuha siya ng Clock of Destiny by 3 minutes in. That's good. Not bad. Nasa gold lane, tapos meron ka pang mystery shop. Kinda makes us feel na may defense talaga. Pero ang gagawin mo, if you're Blacklist International is, like you said, force out the ultimate from Aqua Boy o kaya tanggalin siya yung factor niya dun sa laban. Yeah. Here's the thing, Wolf. Kahit na sabihin natin 3 minutes, 30 seconds. Hold up! Wait lang, Edward. Dito, Detonas, welcome! Sabi niya, Rhea, papabagsakin na naman. Wise gets another and now they're gonna do what you just said, Wolf. Ipapush nila itong bottom lane. But I was saying that while up top, ito naman, Matilda Airlines, Oh My Venus, tinulak palayo, Bensanity, they disengage. Oh, nanggulat din ako dun sa ginawa ni Edward. Ang ganda ng timing. Sobrang ganda ng timing. Pinwersa niya rin si Rhea na mag-commit nung I for an eye agad. And then, eventually, nung nagamit niya dito as welcome, hindi rin perfect yung timing ng ultimate ni Rhea. Kaya naman din siya nahuli. This is an Edward special, ang Barats. So far, dalawa pala nakikita nating players na malupit gumamit ng Barats. It's Edward and Dilar. But Edward, dahil sobrang daming beses natin nakikita mag-Barats to ngayong season, kaya makes us feel na mas ban-worthy ata ito kaysa sa Lapu-Lapu. Yep. Ito yung Barats na hindi lumiliit. Ika nga ni Coach Bonchan at ni Uncle Eson. Right now, Rhea, this seems to be signs of desperation from Signal Ultra cutting the lanes immediately while Edward is away. Ito yung tinatawag nating while the cat is away, the mouse plays. Diba? Si Rhea, alam niya may space siya ng konti. Bensanity looking for one perfect match. Manguhuli ng Fatal Links, Edward. Tinatarget dito. Actually, this is the perfect move for Blacklist. That's how you know na impactful ang Barats ni Edward. Na kahit siya lang,
Unti lang nasisi niyang hero na yan, pero siya ang bumaboundary. Presence lang, no? The presence of the Barats. Alam niya din kasi pwede niyang i-cancel yung mga ultimates. Like for example, the Fatal Links. Hindi ganun ka-impactful kasi yung status resistance that you get out resilience that you get. Tapos meron ka pang, technically speaking, kapag naghahanap ng target si Barats, ikaw ay immune to crowd control. So, yung presence pa lang ng Barats yun yung problema. And like we said, there's no hero from Signal Ultra that can actually deal with it. Imagine this. Ooh, catches two, that's Fatal Links, plus the full combo, real world manipulation. Pinasabog ang dalawa, shutting down Wise and Esson going down. Signal Ultra finds signs of life. Now Oheb, blood flow palayo. Wolf, Signal Ultra coming up with counter punches out of nowhere. That is what we needed from Signal Ultra, and that's what makes Bensanity really good tank. But buhay agad dito. Round 2, they're looking for another. Matilda Airlines starting up this fight. Bensanity mo ang babagsak na din. Oh my Venus, laying down the wisps. Down goes the Atlas ngayon. Clear waves. Mountain Shocker, maybe a second too late. May bawi agad. Sobrang bilis nung round number 2. Not from Blacklist International. Not even finishing our sentences. Nope. Hindi na tayo hinayaan. And then obviously, because of the Alice. Kaso nga na nagkamali si Rhea ng napunta ang bush. Gets away. Benedetta Special. Pero na-burn na. Sabi dito ng Blacklist, men, wala na Alecto. Wala na Alecto. Alecto, final blow. And Edward now confident taking this orange buff. Ooh, Wise the will choke. Be the one to get it. Early choke here by Blacklist. Cementing the lead. Binabaon na ng Blacklist ang signal sa utang. 4,000 gold ahead still despite the turnaround. Kahit na sobrang liit ng kill numbers natin, Wolf, sa mapa natin makikita yan eh. Yeah. 2 turrets to none. Top lane has been pushed so hard. Ibig sabihin si Oheb ay sobrang yaman na. Oheb's so farmed as of this moment. And pati na rin si Edward. Nakita ko naka Sky Guardian helmet na siya. Ooh. To go with the cursed helmet. Imagine this. 7 minutes in, ang bilis ng regen. Wala kang anti, wala kang big burst. Wala kang Lunox, for example, si Ultra. Ito yung gusto ko tapos na sentence kanina. Pinick agad yung Eve Farsa without banning out the Barats. And sabi ng Blacklist International, Barats will not be killed through this. Wala eh. Hindi ka naman pwedeng mag-Lunox far sa side lanes. Mm-hmm. Hindi ka naman pwedeng mag-Eve tank, Lunox tank, or whatever. There's no space for a hero na merong HP-based damage at burst potential. At the same time. At the same time. Apart from Lunox, for example. Siguro kung nag-Roger ang Signal Ultra, may chance. But really, walang pwedeng pumatay kay Edward at this point. I will not be surprised if zero deaths si Edward sa ngayon. Yep, let's see. This is gonna be the last turtle of the game coming up. Nakuha agad ni Wise. And si Edward at sasapian dito ni Esson. Taking down Janus. Bensanity naman ang nangangani. Papasukin. Down he goes! Another one for Wise. Tutuloy nila ayaw mamatay, men. Pagkuha, Keke Dot. Oh, makakalayo pa ba? Oh my Venus, the dashes provided by the Matilda. Rhea trying to save the rest of Signal. Ngayon sa ilalim ng Torin, ako siya naman yata papabagsakin. Under the turret, down goes, kicking out from the back lines. Oheb coming up. And is this a delayed wipeout? Yes, it is. It was a delayed wipeout. Sabi ng Blacklist, sumuko na kayo, napapaligiran namin kayo. Nakita mo yun eh, the collapse. And you know what's funny? Si Angela, si Esson, ang pinili niya of all heroes was the Barats. Wait lang, may isa pa daw, Wolf. Sabi ni Bensanity, hindi ka may bibigay! Pero sabi ni Esson, tama na. Bensanity, tama na. 1v1. That was a shot call gone wrong. Oh my God. And na-burn na rin nila yung Feathered Airstrike for nothing. At least they still defend. Pero walang Feathered Airstrike. And Blacklist International will feel confident about this. Kanina, yung sinaniban ni Angela was the Barats. Mm-hmm. And it was so funny. Worth it. Ang bagal maglakad ni Barats, pero malalaki yung steps. Ayaw. So technically speaking, mabilis pa rin. Makakarating pa rin. Makakarating pa rin. Tapos, imagine mo, sinabi na natin na hindi siya mapapatay. Tapos may Angela pang kasama. What you gonna do now if you're Signal Ultra? Yep. Ito yung sinusuntok mo yung pader. Oo. Masakit. Ah! My goodness. It's gonna be difficult as of this moment. Yep. And nope. Honestly, I'm gonna do 50 push-ups kapag namatay si Edward dito sa game na to. And you know what? Now picking up the brute force breastplate, I love the interaction between bago pa magka... Ayan, sabi niya, diba? Sabi mo, bagal eh. Oh. Ayan, brute force breastplate. Brute force breastplate. Move speed. Now, continuing the choke here, ladies and gentlemen, now at about what? 9,000 gold lead. Did you see that? Hinatak ni Matilda, nag-Matilda Airlines sa isang Barats.
Oh my God. Actually, dalawa yung klase ng Matilda Airlines. Ay, oh. Yung offensive. Ay, no. Offensive. Yung arrival, tsaka yung arrival departure. Yan. Okay. First load up. Here, Blacklist International has a free go. Kita nila si Rhea nasa taas. Pumupush. Down bottom. Mag-re-react muna. Re-recall muna. Sorry, dito si Eson. To defend top lane. Hindi makapasok ang Signal Ultra. Alam nila. Here's so one thing I was gonna say before this match even started. No, iniisip ko to nung isang araw pa. Signal Ultra so good at Lord Steals, but they are now in a position where they can't even contest. Oh, hi. Gonna be difficult. Kailangan ng perfect Oy! Miracle set coming up from Benzati. Looking for one. Oh, blood flow away. They baited out the feathered airstrike at ngayon. Oh, walang no. Walang anti-air missiles ang Signal Ultra. Walang Electo, walang Fatal Links, walang feathered airstrike. And Lord is coming. That's my mid lane. Yep. How do you deal with this? Chang'e, Lord is... And then Roger's coming pala. Roger's coming. Sorry. But yeah, again, the fact is, kahit hindi mag-ult ang Blacklist, kahit pumasok lang sila in-out, nakapag-bait sila ng ult. Yeah. This is the problem if merong Alice ka, tas may Barats. It's not sobrang farm. It's always a threat. And right now, they're going for the siege. Into the back lines. Ohib goes. That's gonna be hard guard. Pinasok na ang Alice. Ito na. Dance floor coming up. Una, real world manipulation. Makiklear ang wave sa mid. Pero sa baba, hindi. Papasabugin na rin tong tower na to. Two down. One left to go. Blacklist International. Malinis ang pagbasag ng mga tore. Oh my goodness. It cannot be any cleaner than that. Mm-hmm. Dito sa bush na malapit sa purple buff din sa my right side, naghanda ng death brush ang Signal Ultra. And guess what? Oheb was prepared for that. Yep. At na-force yung ultimate, na-force Fatal Links, feathered airstrike. Walang nakuwang kill yung Signal Ultra afterwards. At that point, Wolf, I think it's all about wave clear. Yeah. I think it's good that walang namatay din sa nila dun sa defense na yun. Yeah. That's step one, I think. Step one in the road to recovery. Pero ano pang kailangan nila? Again, if you're losing, it's a 5-6 step process. If you're winning, 1-2 lang. Diba? 1-2, just check bushes, continue your assault, choke the opponent. Pero ito, for Signal Ultra, nahirapan sila eh. All ults up! That's gonna be the Sonata. By Wise, maglilinis na ng wave. And kung continue nila ang pressure sa mid, naghahanap sila, walang wave sa taas. Edward's gonna back up a punch. Meron na siyang Demon Hunter Sword, man. Oh. Look at this. Tignan na, abangan nyo yung damage siya kay Bensanity. It's gonna be threatening. Okay. Kakain na isa, welcome. Sabi ni Titona, kay Bensanity, pinasabog God. Lang din. Tignan mo yung tapak niya, sobrang sakit. Bonk. Oh my God. Bonk. Top lane turret dito, papabagsakin na rin ng Blacklist. Bagbag! Oh my God. Demolition crew in the building. Ladies and gentlemen, Signal Ultra getting a taste of their own medicine. Nung isang araw, nag-siege ball sila eh. Yung Wrecking Ball. Yung Wrecking Ball lineup na may Bruno and Popoling Koopa. But this with time... With the Zask. Yep, this time around, Blacklist International naman. At ang kanilang mason ay si Edward. Edward. The Mason, the Sledgehammer. The Demolition Man. The Demolition Man. Kung meron kayong gustong basagin, tawagin nyo lang si Edward sa number na to. At pupunta siya. Oh, 1-800-BLACKLIST. 1-800-BLACKLIST. Hanapin nyo si Edward kung meron kayo. And right now, Signal Ultra, yung bahay nila, kunti-kunting nababagbag. This is a renovation. Renovation By interior renovation. Kumbaga, commitment talaga. Yeah. Kind of blindsided by the stats. Exactly. And here, this is a lesson learned for all the teams in MPL that Edward on the Barats, napaka-ganda ring pick with the in the right context. Here we go, see? This is just... Okay, thank you. Muntik na. Nakakuha si Janus ng orange buff out of nowhere. Thanks. I think Edward was expecting na kanya yun. Nagpapastack yata din siya. Nagpapa big guy. Nagpapastacks ng kanyang passive. Here comes the big guy. Kaya hindi niya muna pinatay agad. So, common trick ng mga nagsastack. Ayun, nabit si Edward. Naghahanap ng isa, Oheb. Here we go, ba-blood flow yan palo. Oh, pinasukan na siya, heart guard by Eson. Cleaner lang ang wave. So I think this is enough. Two ults for one. Yeah, why or not? Well, however, Blacklist International, knowing na, oy, walang Fatal Licks, walang far sa Feathered Airstrike. Free Lord na naman tayo. Wala rin, Mountain Shocker. Yeah, Mountain Shocker is used early. Sobrang bilis ng pag-take nila nung Lord. 14 minutes pa lang din naman kasi. Here we go, Matilda Airlines!
Captain Venus calling at your service now. Mountain Shocker, palayo. Nice disengage. I think that's a good trade. Again, Mountain Shocker for a single Circling Eagle. Yeah, flight attendant na, piloto pa. And si OY Venus. At your service. At your service. Oh, for your pleasure. Oh, and now Edward. Ito na. Chicken or beef? Oh my God. Uy, that's not agad. Opening salvo. Here we go. Feathered airstrike in by Aqua Boy. Pero kukulangin. Papasukin sa likod. Ohe takes down Janus. Oh, a triple! Kasama na rin si Keke Dot. That's gonna be a wipeout, including the base. Yeah. Okay? Si Aqua Boy, sabi niya yung base na lang po. That's gonna be 1-4 Blacklist International. This winning moment brought to you by Oppo A.